I am sa Presidential Degree 705. A 43 Code of the Philippines ay may bit na pinagbabawal ang pagputol, pagbuha, o pagbenta ng mga bakawan. Samantala ang Republic Act 8550 o ang Fisheries Code naman ay ipinagbabawal ang pagkoconvert ng mga bakawan upang maging fish pond o iba pang uri ng industriyang pagpapaunlad dito. Dito tayo sa Castañas, sa Sariaya, Quezon, sa Bukana ng Ilog, sa may Sitio Bakungan. Nandito tayo para magtanim ng bakawan. Mayroon tayong dalawang species ng mangrove na itatanim sa araw na ito. Isang bakawang babae. Yung bakawang babae is characterized na by ano, yung size niya medyo malaki. Malaki yung size ng fruit, at kung makikita natin yung puno ng bakawang babae, malaki rin yung size ng leaves niya. Pero generally yung appearance is the same with bakawang lalaki, which ang fruit ay medyo maiksi at maliit kung ikukumpara sa bakawang babae. So, meron pang isang bakawan, yung bakawang bato, yung Rhizophora stylosa, which is almost the same naman ng bakawang lalaki. Ngayon, yung karakteristik ng bakawang babae kung saan siya pwedeng mabuhay. Yung prefer na habitat ng bakawang babae ay dun sa bahaging inward or sa bahaging maputik. Whereas yung bakawang bato sa bakawang lalaki, ang piniprefer naman niya ay yung medyo mabuhangin. So dapat alam natin yung katangian nito upang masiguro natin na mas mataas yung survival rate ng mga itinatanim nating bakawan. Isa pa na kailangan natin i-consider sa pagtatanim ng bakawan, dapat siguraduhin natin na malusog, o walang damage, at sariwa, at mature yung ating itatanim na propagules. Ang propagules na binabanggit natin, itong bunga ng bakawan. Ano? Siguraduhin na malusog, hindi natutuyo, o walang sugat, walang infestation ng kahit anong insekto, upang masiguro rin natin na mataas yung survival rate ng itatanim nating bakawan. Tiyakin din natin ang lugar nating pagtataniman ay hindi gaanong dinadaanan ng malakas na agos. Kasi napaka-prone ng propagules sa malakas na agos. Although, piniprevent natin, kaya tayo nagtatanim ng bakawan, ay piniprevent natin yung flooding at soil erosion, mahalaga rin na unahin ang pagtataniman ay hindi doon sa bahaging may malakas na agos. Ano, piliin natin yung hindi masyadong dinadaanan ng agos. Maraming nagkakamali sa pagtatanim ng bakawan. Inaakala nila na yung apical bud dapat ang itatanim. Pero baliktad yun. Tanda natin na yung pericarp, itong bakawan na to may pericarp pa. Ito yung nagpuprotekta sa kanyang apical bud. Dito siya kumukuha ng pagkain habang nandun siya sa kanyang punong inahin. Ano? So, mahalaga yung pericarp kung saan siya nakakabit kasi doon siya kumakain. Pero kapag itatanim na, pwede na natin tanggalin kasi makakakuha na siya ng ibang nutrients mula sa soil. So, tatandaan na dapat yung apical bud kung saan tutubo yung mga dahon ng bakawan ay nasa ibabaw. No? Tandaan na yung matigas na bahagi ng bakawan ang dapat itutusok sa lupa. Sa pagtatanim ng bakawan, kailangan natin na mayroon tayong bareta, mayroon tayong bamboo sticks, pointed ang dulo, nagme-measure ng 1 meter at least ang haba at 1 inch ang kapal. Ano? Bakit mahalaga yung bamboo sticks? Ito yung sumusuporta. Ito yung sumusuporta sa itinim nating propagules upang hindi sa tuluyang o hindi sa madala ng anod, ng ilog o ng tubig. Ano? Subukan nating magtanim. Pakita natin. Una, dapat gamitin ang bareta. Kailangan ng bareta kasi iba-iba ng katangian ng lupa. May lupa na malambot, pero kagaya nito, may lupa na medyo matigas. Siguraduhin natin na malalim. Malalim yung pagkabutas ng bareta. Kasi kailangan nating ilubog ng mabuti ang bamboo sticks nang nakaayon sa agos. Nakaayon sa agos upang hindi masyadong malakas ang friction
ng tubig at saka nung ating protection sa ating bakawan. Pagkatapos, tantiyahin na at least 1/3 ng kabuuang haba ng bakawan ang ating ilulubog sa butas na ginawa natin. Makikita natin, halos pantay. Actually, dapat mapuprotektahan niya yung apical bud. So, kailangan nating mas ilubog pa. Okay na. Ayan. Siguraduhin na mapuprotektahan talaga ng bamboo sticks ang propagules. Siguraduhin matibay na naka-anchor yung bamboo sticks sa soil. Tapos, saka natin tatabunan at i-stabilize yung mangrove at saka ang bakawan ng plastic or kahit anong panali na biodegradable. Siguraduhin din na hindi masyadong mahigpit at hindi masyadong maluwag upang mahusay na magampanan ng propagules ang kanyang mga biological purposes. Tandaan na dapat lagi naka-align or consistent or parallel sa agos ng tubig yung ating patpat, ano? Kasi mahalaga yon upang hindi siya madala ng agos. At laging dapat 1 meter ang pagitan. Dapat rin na maayos ang pagkahanay upang madali ang pagmamonitor. Sa aming karanasan, mahalaga sa isang grupo na magtatrim may 4 na membro. Isang magbubugsok o isang magbubutas na may hawak ng bareta, isang may hawak na bamboo sticks, isang may hawak na propagules, at isang magtatali. Ang grupong ito ay palit-palitan lang. Kapag pagod na ang nagbubugsok o ang bareta, which is the most kumbaga labor nakakapagod, paikot-ikot lang yon. Mahalaga na may sistema ang bawat pagtatanim upang hindi magulo at upang mas epektibo nating maisagawa ang bawat pagtatanim. Okay, so just a brief profile po ng ating resource speaker for our module 4. Sir Alvin po ang Center Chief 2 ng Provincial Mangrove Information Center ng Dalawigan ng Pangasinan. And since professionally, he is into mangrove, nararapat lang pong kanyang topic ang module 4, Mangrove Ecosystem Rehabilitation and Management. So I think ready na po ang ating guwapong speaker today, Sir Alvin. Hello po. Itong mga mangrove na ito, gaya na sabi ng video kanina, ito yung mostly nakikita sa mga putikang lugar, no? Maputik na lugar. Mostly, no? Most of the mangrove species ay nakikita siya sa mga putikang lugar na kung saan ito ay may uri ng klase ng tubig. Ito yung brackish water. May tatlo tayong uring tubig, ang fresh water o tubig tabang, ang sea water o tubig alat, at pag naghalo po ang fresh water at sea water, ito na yung tinatawag nilang estuarine or brackish water po, no? So mamaya makikita yung ano din po, yung tawag dito, slide dito, no? So pag sinabi siyang mangrove forest, iba't ibang klase na rin yan ng mga mangroves na species na nasa iisang lugar, no? Forest na siya dahil ito ay may kakayahan na po na makapagbigay ng benefits sa isang community, sa mga isda at iba pang mga ecological at economic benefits, makapag-provide na po siya. So, yan na po, no? Mangrove forest na iba't ibang klaseng uri ng bakawan sa isang lugar. Of course, natural brackish water pa rin. But mostly, itong mga, may mga mangrove din tayo na nakikita natin sa mga island areas, no? Hindi siya sa putik, hindi mas sa batuhan siya. Yung ginagawa nilang bonsai, yung bantigi, no? Ang bantigi po ay isang uri po ng bakawan or mangrove. So, yan lang po ay hindi siya sa putikan, kundi na sa baton. Pero mayroon din po konting-konting lupa po doon. At doon po ang kanyang natural habitat, which is bawal po yon na kumuha. Pero mostly, dito sa mga bonsai natin,
exhibitors, no? Marami din pa rin na nakikita po din dyan na pag may mga exhibit na napapanood ko, may mga bonsai doon na bantigi po, yung Pentis acidola ang kanyang scientific name. At hindi ko lang alam kung yun ay may mga permit po sila from the DENR. Kasi kailangan kumuha sila ng permit sa DENR at saka sa LGU kung saan nila kinuha yung kanilang mga binonsai na bantigi or Pentis acidola. So ito yung sinasabi ko kanina na when the fresh water and the sea water meet together, ito yung tinatawag nilang estuary or brackish water. So sa pictures na nakikita nyo mula sa bundok, papaba, at mula sa high tide, dagat, mag-meet yan sa ilog, yan po, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na solution na yung brackish water natin. Okay? So yan po. So yan din po ang isang halimbawa ng brackish water dito sa Pangasinan na ang exit area po niyan ay malapit po sa aming karagatan. So nakita din sa video kanina at may yung babae po na nagpaliwanag siya, ano ba ang pwedeng makuha sa mangrove? At bakit ba tayo dapat magtanim o pangalagaan itong mga mangrove? So na-explain naman niya kanina, sabi niya, breeding ground at nursery ground po, hindi lang po sa isda, pati mga wildlife natin, mga ibon din natin, at iba pang mga, including mga soft crocodile, meron tayong lolong na nakuha sa Visayas yata yun, no? So yung pinakamalaking buwaya na nakita sa isang soft crocodile areas. So kung may freshwater crocodile, meron din tayong saltwater crocodile, ito yung mga nabubuhay mostly sa mga ilog na maaalat, no? Ito yung mga brackish water natin. Okay, so another is air cleaner. Okay, so kung titignan natin, hindi lang mga bundok, no? Dito sa mga forest, upland forest natin, ang nagbibigay ng masarap na hangin, no? Pati din tayo, pati itong mga mangrove na ito, sila din ang isa sa mga malaki na ibibigay din para maging maganda po ang simoy ng hangin sa ating paligid. Food producer, dahil dyan po sa mga mangrove na yan, ay maraming iba't ibang klase isda, no? Iba't ibang klase pati mga ano din na nandiyan yung mula sa yung mga carnivorous, omnivorous at herbivorous ay nandiyan po na nakatira at dyan po sila nagkakainan, okay, at dyan sila nagpaparami. So isa din siyang dahil siya isang sanctuary, isa siyang breeding ground, siya dyan din nagpaparami ang ating mga isda din po or mga species natin. Sa rin din po yan ay dahil sa mga mangrove, itong mga mangrove na nasa taligid po natin ay kung wala pong mga mangrove na yan sa mga kailugan, ay madali pong mag-erode ang ating mga kalupaan sa ating mga kailugan. So ang mga mangrove, dahil meron siyang aerial, hindi lang sila sa internal roots, yung pinakailalim, meron din silang tinatawag na pneumatophores or aerial roots na tinatawag, na kung saan isa din po yun na nakakatulong para mas lalong tumibay po ang pundasyon ng ating mga lupa, hindi yan ma-wash out papunta sa ating ecosystem. Tatlo kasi yung ecosystem sa isang coastal areas. Ano yung mga tatlong major ecosystem na yan? We have the mangrove ecosystem, the seagrass bed ecosystem, at saka itong mga corals ecosystem, yung mga coral reef natin. So dito sa pinaka-sure natin, ang nakikita talaga natin at napupunta, ito yung mga mangrove ecosystem natin. Okay, another benefits din ng mangrove, sabi niya dyan, windbreakers in the coastal area. Correct. Kasi kung may mga bagyo tayo, no? Kung may mga bagyo o anumang mga sakuna, kung may mga mangrove po sa ating mga coastal areas, no? May assurance din tayo na sila muna ang una maapektuhan. Kahit may mga storm surges, na malalakas na alon o hangin, ang mga mangrove ang una maapektuhan muna bago po pupunta yan sa ating mga coastal residents. So malaki pong bagay o tulong itong mga mangrove kapag may mga bakawanan tayo sa ating mga kapaligiran.